Isang mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid, patuloy na patnubay ng ating Panginoon ang siyang sumaating lahat. Sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng kanyang mga salita, ito yung Jesus teaching about hell at tayo ay nasa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral na nasimulan natin yung topic na ito nung nakaraang linggo. At ang ating babasahin ay yung sa talata pa rin sa Revelation chapter 20 o sa Tagalog ay pahayag. Sa ibang salin ng Tagalog ay Apokalipsis, na ang sabi niya po ng verse 10 hanggang verse 15, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho na ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon, iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Kunting mabilis na review kung babalikan natin sa pagpapatuloy din ng ating pag-aaral ngayon. Ito yung description of hell na ating natalakay na. Ang sabi dito, ang hell ay place for Satan and his demons. Pangalawa, place of unquenchable fire and worm. Ito yung apoy na hindi namamatay at uod na hindi rin naman namamatay. At the same time, place of misery and pain, place of thirst and suffering, place of outer darkness. Ito yung kadiliman sa labas na kung paano i-describe ng Bible. At ngayon naman, sa ating pong pang-anim at sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ngayon, ito yung pag-aaral natin patungkol pa rin sa topic na ito na ang impyerno, a place for those who rejected Jesus and the gospel. Ito po ay lugar ng mga tao na hindi kumilala, nireject, tinanggihan ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang mabuting balita. Ito po ay makikita natin sa 2 Thessalonians chapter 1. Ang sabi po nung talata sa verse 7 at verse 8, kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Jesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Pansinin natin yung verse 8. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Jesus. Maliwanag na ang sinasabi po rito sa kanyang muling pagbabalik. And then, parurusahan yung mga hindi kumilala sa Diyos at the same time, at hindi sumunod sa magandang balita. Ito yung gospel na magandang balita ng ibig sabihin na si Jesus ay namatay nang dahil sa ating mga kasalanan, siya ay inilibing at muling nabuhay. Ito yung mabuting balita na siya ang umako ng kaparusahan ng ating mga kasalanan at kung hindi natin siya kikilalanin o kung ito'y ating ire-reject, ang sinasabi niya, meron din namang nakalaan na kaparusahan. Habang tayo ay naririto sa mundong ito, ito po yung pagkakataon. Pagkakataon para kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Pero kapag hindi nga natin siya kinilala, and then meron din namang kaparusahan. At ito po yung lugar ng impyerno. Kaya nga kung ating pong papansinin ngayon, ito yung pang-anim na point natin. Ito yung mga taong tinanggihan ang mga katotohanan patungkol kay Jesus Christ at sa kanyang mabuting balita. At ang sabi po doon sa verse 9, at ito yung pang-pitong point ng ating pong pag-aaral ngayon, ay a place of separation from God's glory. Ito yung karugtong, yung verse 9 ng 2 Thessalonians chapter 1. Ang sabi niya rito,
ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan. Pansin po natin, at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Ipinakita kung sino yung parurusahan at the same time, kung ano yung magiging parusa nila, ito yung pagkawalay o pagkahiwalay sa presensya ng ating Panginoon at sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kaluwalhatian. Napakahalaga na makita natin na sa impyerno, wala roon ang presensya ng Diyos. Kumbaga, ito yung tinatawag nilang abandonment of God's presence dahil naroon yung kanyang galit o puot, katulad na rin ng mga talata na pwede nating makita sa Bible. Kaya nga, yung pangwalo na makikita natin dito, ang hell, a place for eternal punishment. Ang sabi nga sa Matthew chapter 25, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Pansinin po natin, ang impyerno ay kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Parehong walang hanggan, mayroong kaparusahan nga lang, at the same time, ito rin naman yung buhay na walang hanggan. Siyempre, ang tinutukoy sa buhay na walang hanggan ay ang langit sa piling ng ating Panginoong Diyos. Isa pa pong talata doon sa binasa natin sa pahayag o Revelation chapter 20 verse 10, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang, pansinin natin, pahihirapan, araw at gabi, magpakailanman, forever. Na ipinapakita ngayon dito na ito ay eternal punishment. Hindi nga lang natin kayang lubos na maunawaan ano nga ba yung eternal. Ito yung unceasing, walang katapusan, walang hanggan. Ipinapahayag na ang buhay dito ay may simula at may katapusan, pero ang sinasabi din naman sa kabilang buhay ay pang walang hanggan. Gaano nga ba yun? Hindi ito matatapos. Kaya nga, katulad nung nabanggit ko nung nakaraan, hell is not a joke. Huwag po natin itong bibiruin dahil ito ay pang walang hanggan. Kaya nga, kung atin pong papansinin sa pag-aaral natin ito, ito yung things everyone needs to know. Ano nga ba yung mga bagay na dapat nating matutunan? Pansinin po natin ang mga katotohanan ito. Una, there's a heaven and there's a hell. Ito po yung sinasabi sa ating pong pag-aaral na mayroong totoong langit at the same time, meron din namang totoong sinasabi sa Bible na impyerno. Pangalawa na dapat daw po nating matutunan sa ating pong ginagawang pag-aaral na ito, everyone will either go to heaven or hell. Ang bawat isa ay meron pupuntahan sa langit o sa impyerno. Siyempre, wala namang gustong mapunta sa impyerno, sa kanyang matinong pag-iisip. Kaya nga ang lahat ay gustong maligtas, lahat ay gustong pumunta sa langit. Kaya nga, isa lang naman daw doon eh. May dalawang lugar na itinuturo ang Bible. Langit o impyerno. Siyempre, walang gustong mapunta sa impyerno. Ang gusto natin ay mapunta sa langit. Pero ang sinasabi dyan, isang lugar lang ang patutunguhan natin doon sa dalawang iyon. Pangatlong katotohanan na pwede nating matutunan sa ating pong pag-aaral na ito, both places will last for eternity. Katulad na rin ng mga talata na ating pong nabasa kanina na ang lugar na ito, it will last for eternity. Ano ba yung eternity? Hindi nga po matatapos. At ganun po ang ibig sabihin nito na hindi masyado o hindi talaga natin lubos na maunawaan. Kasi yung ating kaisipan ay may hangganan. Itong eternity ay walang limitasyon. Ipinapakita na yun ang sinasabi ng kanyang mga salita. It will last for eternity. Pang-apat na katotohanan na dapat po nating matutunan, there's a guaranteed way to heaven. Meron pong tiyak na daan patungo sa langit. Sasabihin ko po yan mamaya. At yung panglima, ang sinasabi niya rito, Jesus Christ is the only way to heaven. Mga kapatid, syempre, tinatanong, gusto natin mapunta sa langit, pero ang katanungan dito ay paano tayo maliligtas? Paano nga ba mapupunta sa langit? Ito yung pinakakatanungan. At ang sinasabi, Jesus Christ is the only way
to heaven. Ang ating Panginoong Jesus ang tanging daan patungo sa langit. Gusto ko itong basahin sa ating pong gagawing pagwawakas ng pag-aaral. Ang sabi po sa John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, bali ito yung tanong ng kanyang alagad na si Thomas sa talatang ito, dun sa nauna lang, na hindi namin alam kung saan kayo patutungo. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Napakaliwanag nung sinabi ng ating Panginoon ang mga katagang ito. Ang winika niya, siya ang daan, si Jesus ang daan. Kung paano niya sinabing, I am. Siya mismo, wala nang iba. Kumbaga, napaka-definite, napakaliwanag. At ang sinasabi niya, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. At walang makapupunta sa Ama, sa langit, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Bakit nga ba iisa ang daan para hindi na po tayo malito? Para hindi na tayo magkaroon ng iba pang option? Kasi minsan sa panahon natin o sa panahon natin ngayon, yung mga pinagpipilian, maraming pinagpipilian, mayroong mga bagay na pinagpipilian katulad ng lima, na saan nga ba dito, kahit yung dalawa lang choice natin ay talagang mahihirapan ka pa o malilito ka pa, pero dito si Jesus at wala nang iba maliban po sa Kanya. Hindi po ba't napakaliwanag na ang ating Panginoon ang tanging paraan upang ang tao ay makapunta sa Ama sa Kanyang kalangitan. Kaya nga, kailangan tayong sumunod, lumakad at kumilala sa ating tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus Christ po, mga kapatid. Hindi nakakalito dahil tanging si Jesus ang paraan upang ang tao ay maligtas. At ang sinasabi nga niya sa talata pang ito, a very familiar na verse sa John 3:16 at 17, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus Christ, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opo, ayaw nating mapahamak. Mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, ayaw ka rin niyang mapahamak. Kaya siya ang umabot sa atin. Siya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ubugtong na anak. Ito yung the begotten Son of God, na ang sino mang sasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kung papansinin po natin yung verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Napakaganda ng layunin ng ating Panginoong Hesus. Siya'y naparito, hindi para tayo'y hatulan, ngunit upang tayo'y iligtas sa pamamagitan niya. At siya yung namatay para sa iyo, para sa ating lahat, at sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa ating Panginoon, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito yung daan patungo sa Ama, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sana mga kapatid, matutunan natin ito. Isang napakahalagang mensahe na kung saan sa buhay na ito, maiksi, maraming mga pagsubok at mga hirap, pero mayroong napakagandang plano ang Panginoon dahil sa kabilang buhay, ito'y magpakailanman at ito yung nais niya na makasama natin siya. At ang tanging paraan upang tayo'y maligtas, syempre katulad ng ating mga talatang binasa, ay walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Sabi nga ng quotation na ito sa ating pong conclusion, hell is not full of people that God rejected. Hell is full of people that rejected God. Ano pong ibig sabihin? Ang impyerno ay hindi daw puno ng mga tao na ang Diyos ang naglagay doon. Ngunit ang kaisipang ito, ito yung impyerno na kung saan full of people that rejected God. Ito yung mga taong hindi tinanggihan ng Diyos, ngunit ito yung mga taong tumanggi sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga wag po nating tanggihan, tanggapin natin, kilalanin natin, mayroon tayong kalayaan, mayroon tayong free will o yung freedom to choose, and then piliin natin ang Panginoon at wala tayong pagsisisihan. Kaya nga, yung sinasabi nila madalas, nasa huli ang pagsisisi. Bakit? Kasi hindi nila sineryoso. At ito yung tamang panahon para talagang kilalanin natin ang Panginoon at hindi huli ang lahat. Sana natutunan po natin ito
at patuloy tayong matuto sa kanyang mga salita. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat dahil meron nga pong kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa aking mga kapatid, kaibigan na nanunood ngayon, hipuin niyo nga po ang aming mga puso't buhay. Kung ito man yung hangarin ng bawat isa, Panginoon, matutunan nga po naming lumapit sa inyo, magsisi sa aming mga kasalanan at kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Panginoon, naniniwala nga po kami sa iyo na kayo ang makapangyarihan na aming tagapagligtas, ang tanging paraan upang kami nga po, Panginoon, ay magkaroon ng buhay sa langit magpakailanpaman. Salamat po, hipuin niyo nga po kami at patuloy na tutulungan. Ito nga po, Panginoon, ang aking samot panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless you all po.